Yo, what's up mga kayo kabs, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Master Likim, at welcome back to my channel. Bago po tayo mag-start sa ating video, make sure na naka-like na po tayo at naka-subscribe at na-hit na po natin ang notification bell para po updated tayo sa mga susunod pang upload na video. At nandito po ulit ako para magbigay sa inyo ng silip, giya at konting race analysis ngayong araw ng Sabado, July 24, 2021, second day racing sa Metro Trap Malabar, Batangas. Start time 5 PM at meron po silang 8 races na inihanda ngayong araw ng Sabado, kaya hindi ko napapatagalin pa yung ating mga silip at giya. Pagkatapos lang po ng ating maiksing intro, magsisimula na po tayo, kaya let's go mga kayo kabs. Yeah, team at 17. Damn. At yun nga po, meron tayong dalawang isang set ng take all, dalawang pick 5, isang pick 4, tsaka isang pick 6. Medyo konti yung lineup natin, medyo manipis kasi nakahanda po lahat sa araw ng Linggo. Meron tayong 16 races po sa Sunday, ang first leg ng Triple Crown sa San Lazaro, Leisure Park. Siguradong magandang karera, sigurado ako magkakadihaduan, kaya kampihan na sa ating first leg ng ating Triple Crown Stakes Race. Ito, sisimulan ko na mga kayo kabs natin. Race number 1 po tayo, start ng ating first pick 5, race 1 hanggang race number 5. Isa po itong condition race 22, 1200 po ang ating distansya. Meron po tayo ditong 7 runners but 6 betting and option dahil couple entry ang ating dalawang tres. Ito po, first choice ko, yung galing sa dalawang dikit na panalo, numero 3, Chocolate Thunder. Pabs M. Cabalejo po ang rerenda pa rin with kakampi niya, Morning Girl, na si Mark Alvarez naman po rerenda. Medyo umiksi yung distansya sa kanya, pero para sa akin, tingin ko baka mapabor sa kanya kasi marami akong takitang matulin. Viserion, Christian Saving, Wheat and Rich. Pwede naman isunod to, baka pareri matinan. Tsaka napaka-impresibo po ng panalo nito nung nakaraan ng sa 1400. Kaya siya ang aking first choice. Second choice ko po yung numero 1, Christian Savings, JD Huko po ang rerenda. May 115.4 po ito. Medyo mababa na rin sa laban to, timbang-timbang lang. Tingin ko tamang tempo lang. Pwedeng ito maging kalaban niya kasi baka pwede rin isunod to. Baka pari matihing kasabay niya kasi baka mag-ubusan yung si Wheat and Rich tsaka si Viserion. First choice ko po ulit, 3N3A, Morning Girl and Chocolate Thunder. Second choice, numero 1, Christian Savings. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating race number 2. Start ng ating winner take all, race 2 hanggang race number 8. Sa po itong Pilra Com rating base, class 4, 16 to 21 split, 1400 po distansya natin. Meron po tayo ditong 8 runners, na 9 runners na maglalaban-laban but 8 betting in option. Dito first choice ko, numero 6, Kalangaman Island, Deyo Fernandez rerenda. May preba tong 126.8, pang-apat siya dumating last time sa condition race 20, medyo malakas yun. Nung July 17, dun sa karera nila Easy Landing, medyo malakas yung laban na yun. Parang biglang baba naman ang laban dito, kaya tingin ko Yamada to dito, siya ang aking first choice. Second choice ko po, sakaling pang gusto nyo magdihadong forecast or gusto nyo magdagdag ng pang dihado, ito, numero 1, McCartney, nasa kay ni M.A. Lanot. Lagi ko pong tinitip to, lagi ko pong nilolong shot pong kabayan na to. Maganda yung numero 1, tapos konti pa silang tatakbo, hindi gano'ng matatraffic. May 127.6 naman po ito, na segunda siya last time. Dun sa rating base 22-27, nung February 9, sa karera po nila Baisaki. Pag medyo bad track, magaling to sa bad track, mga kayo kaps, tip lang. First choice ko po ulit, number 6, Kalangaman Island. Second choice, numero 1, McCartney. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating race number 3. Ang start ng ating pick 6 event, race 3 hanggang race number 8. Sa po itong 3-year-old and above maiden race, 1400, meron tayo ditong 10 runners but 8 betting in option dahil dalawa yung ating couple entry. Dito first choice ko, numero 1, Sancho Mama, nasakay ni JL Paano. Meron po itong 113.4 sa 1200 meters sa kanyang Novato Run nung July 18, 2021. Medyo maganda yung kinilos itong kabayo, ang ganda ng binating. Tingin ko siya talaga mayayama dito sa karera na to. Second choice ko yung couple entering 3 and 3A, Great Joling, nasakay ni JL Santiago, at numero 3A, sorry, na Eno Teresa Chair.
Si Greg Joling, tercera po dumating nakaraan sa karera nila GNC. At saka ni Full Control, may 128.4 na po ito sa kanyang maiden race. Ito naman po si yung couple entry niya, si Eno Teresa Chair naman po ay may 115 sa kanyang novato run. Nanalo siya noong July 7, 2021. Kinalo po niya nun si Arobaito San at si Shukraan. Kaya dito tingin ko, two horse race. Medyo mainam yung tinakbo ng Great Joling. Magaling yung kakampi nito na karak. Kaya tingin ko, hindi na pinakita yung galing niya. First choice ko po ulit, number 1, Sancho Mama. Second choice, 3N 3A, Great Joling at Eno Teresa Chair. Good luck po. Dito na po tayo sa ating race number 4. Start ng ating second pick 5, race 4 hanggang race number 8. Sa po itong condition race 18, 1200 po ang ating distansya. Meron tayo ditong 7 runners but 6 betting in option. Dito first choice ko, mababa na sa laban, numero 7, Lakan Takhan, nasakay ni MB Pilapil. Meron po itong 1-13 na preba. Panglima siya dumating sa condition race 17 noong May 15, 2021, sa karera po nila Wish Upon a Star. Medyo mababa na talaga siya dito sa laban na to. Yung sa Ayre naman, tingin ko kaya niyang sumabay sa Ayre dito sa ano, kaya si Saddam pinasakay tingin ko. Second choice ko po, long shot numero 5, GNC. Ang ganda ng panalo nung nakaraan. Nanalo to last time dito sa ano, meron siyang 1.26.8. Tingin ko mag-uumento pa yung kabayo. Pero sa 1200 naman po niya, meron siyang 1.14 sa kanyang novato run. Kung nandun pa yung mag-uumento yung kabayo, tingin ko mapapalaban to dito mga kayo kap. Sama ko na rin pong third choice, baka sakaling makapanood po ng boxing dito sa karera na to, numero 2, Huckleberry. Minsakay ni JTZ. May 1.13 din po ito, pang-apat dumating sa condition race 19 noong June 5, 2021 sa karera nila Weather Lang at Rockstar Show. First choice ko po, number 7, Lakan Takhan. Second choice na long shot, numero 5, GNC. At third choice, numero 2, Huckleberry. Good luck po. Dito na po tayo sa ating race number 5. Start po ito ng ating pick 4 event, race 5 hanggang race number 8. Sa po itong Philracom rating base class 422 to 27 split, meron tayo ditong 8 runners na maglalaban-laban. Ito, first choice ko, baka makapanood ng boxing sa unahan, numero 8, Blazing Bullet, na sakay ni JM Estorque. May 127 plat po ito, tercera dumating sa rating base 22-27. Last time sa karera nila La Republica, yan nandito rin sa karera na yon. Maraming mabilis, My Way, Haymaker, La Republica, Gengini, na galing din sa panalo. Tingin ko medyo makitsan ng laban dito. Magandang karera to. Medyo pangit lang sinalida ni Blazing Bullet na nakaraan. Tingin ko pag ito nakapwesto kagad ng maaga, mga pang-apat, pang-lima, pagdating ng home stretch, mababanggit na pangalan nito. Second choice ko po, numero 3, Perfect Time, na sakay ni JD Huko. Meron naman po itong 126.8 na preba. Lumalabas na parang siya ang best time dito, dalawa sila ni Gengini. Pang-apat po siya dumating sa condition race 20 noong July 1, 2021 sa karera po nila Mandatum nung race 1 po yun. Pwede rin isunod to, pwede pa rin matihin, pwede rin iuna, ano naman to, convertible to, kagandaan sa kanya, pwede siyang may remati siya. Kaya siya ang aking kinukonsekin choice kasi mabilis yung karera, may mga early speed, baka makinabang po yung mga re-remati. First choice ko po ulit, number 8, Blazing Bullet. Second choice, number 3, Perfect Time. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 6. Isa po itong Philracom rating base class 5, division 6, 10, split bracket, 1400. Meron tayo 8 runners dito. Dito, first choice ko or best long shot, mga kayokabs, numero 7, Heaven Strike. Nasakay ni JL Santiago. Matuling kabayo, kung sakaling mapapabayaan sa unahan, makakapagpahinga, tingin ko meta nila aabutan. Dalawang beses ko na ito nakita tumakbo ng nasa unahan, solo ere, medyo hindi lang gano'n natitipid, pero this time baka matipid ni JL Santiago to. Tingin ko baka kadihado to dito. Second choice ko po yung masama lang sa lida nakaraan, numero 4, Say Something, nasakay ni EA Abrea. May 128.8 po ito, segunda nakaraan sa rating base 610 sa karera po nila Olala. Masama yung alis kasi biglang bumigla. Kala ko dire-diretso yung remate niya kasi medyo nakalayo na nga kasi JTC yung Olala nung karera na yun. Sama ko third choice sa pang-pangdihado, numero 3, doble sa Malbarto, Hello Junior, nasakay ni CS Pare. May 128.88 do, halos dikit na sila ni Safe Science Something sa preba. Isang diremating kabayo na pwedeng mag-abang lang din, minsan sinusunod na lang dito mga tarsera pang apat umaalis. First choice ko ulit, long shot,
Numero 7, Heaven Strike. Second choice, number 4, Say Something. At third choice, number 3, Hello, Junior. Good luck po. Ito na po tayo. Nandito na tayo sa ating penultimate race. Race number 7. Sa putong field na rating base class 5, 6, and 10. Split bracket, 1,400 ulit. Another 8 runners po ulit tayo dito. Dito, first choice ko yung galing sa panalo, Beast Mode. JQ Cabarrios Rerenda, medyo may kabigatan, 57. Wala akong nakitang ganong matulin. Tingin ko kanya manggagaling lahat ng kwartos dito. Medyo nagamayan ni Toto ito. Bumalik pa noong nakaraan. Akala ko talo na ito noong last race, pero nakabalik pa. Ganoon talaga magdala si Toto Cabarrios. Kahit noon kay Boundary, kung natatandaan nyo, napapabalik niya si Boundary. Second choice ko po yung tingin kong hahabol na rin. Baka hindi siya palayuin ito. Numero 3, Olala. Nasakay ni JT Say. Ito na rin tingin ko mabigat niyang kalaban. Tsaka ito magiging Yamado rito. Pwede naman po kasi isunod to. Baka hayaan lang siyang mauna. Kung sakaling bumuka siya, pwede siyang abangan ito pagdating ng likuan. First choice ko po ulit, number 8, Beast Mode. Second choice, number 3, Oh Lala. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating last and final race. Race number 8, isa po itong Pilracom rating base class 4, 16 to 21 split bracket. Meron tayong 9 runners na maglalaban-laban dito. Dito, first choice ko, numero 4, Kaemon. MD Diesus pa rin po ang rerenda. May 127 po itong preba na naitala niya. Segunda siya dito nun. Sa rating base 22 to 27 nung May 14. Sa karera nila Viva Forever, medyo malakas yung nilabanan niya na yun. Dito mga last time na takbo niya, medyo inaabot siya, kinakapos. Pero tingin ko ngayon, pag napabayaan siya sa unang dito, pass your paper sila rito kay Kaemon. Second choice ko, isang dirimating kabayo, numero sa Ispamato. Lester Desus na po rerenda. Ito yung may best time dito na 126 flat. At yung po inatala niya, segunda siya kay Rockaway nung March 14, 2021. Sa rating base 22-27, isang dirimating kabayo, pwedeng iabang lang sa balya dumadaan ito eh. Pag nakaswak sa balya to, dire-direcho po rimating ito. Sama ko na rin po third choice, yung lagi kong tinitip sa inyo, numero 5, House of Gold, nasakay ni RM Garcia. May 127.4 din to, segunda dumating. Sa rating base 22-27 noong March 16, 2021, doon po sa karera nila 6-1-6. First choice ko po ulit, number 4, Kaemon. Second choice, number 6, Pamato. At third choice, number 5, House of Gold. Good luck po. At yun nga po mga kayokabs at bayang karista, sana po eh matapat yung ating silip at giya ngayong araw ng Sabado. Makachamba po tayo para po meron tayong pangdagdag sa puhunan para ngayong araw ng Linggo. Medyo mahaba-haba, 16 races po meron ng San Lazaro Leisure Park. At maraming pong salamat sa inyong suporta. Narating ko na po yung aking 3K subscribers at magpo-post na lang po ako sa FB kung paano po tayo makakasali sa raffle ko, na hindi ko pa mabibigyan ng date kung kailan natin gagawin, pero meron po tayong raffle. Madali lang po, simple lang po yung gagawin doon. Mag-comment lang po tayo ng screenshot picture na nakasubscribe tayo sa ating YouTube channel, at yun po, valid na po kagad yun, magiging entry nyo sa aking mini raffle. At load po yung aking pamimigay or GCash load, mga kayokabs. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta lagi sa aking YouTube channel. Pasensya na kung medyo alat tayo sa mga giya pa na nabibigay ko, pero I hope naman na someday makapagbigay ako ng magandang dihado sa ating mga bayang kalarista, lalo na nakatutok sa ating YouTube channel. At bago po ako matapos, pasalamatan ko lang po muna yung mga aking FB group, Bro FB group, Balitang Karera United, Burning the Track, Larga, From Gate to Wire, JG Grupong Karerista, Pace Analysis, Gate Splice Back, Pinoy Henyo, Sakto Impo, at Gia. Marami pong salamat, at marami din pong salamat sa Tipsy Race and Review kay Sir Fred. Maraming salamat po sa pag-share lagi ng aking YouTube tips at YouTube video sa ating mga bayang kalista. Maraming salamat po. Salamat po lalo sa mga pagsuporta din sa aming mga nagtitips sa YouTube. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo. Shoutout ko din Karera sa Pinas, Karera Diary, Alansky Channel, Eddie Boy, Gera, at The Crazy Uncle YouTube Channel. Subscribe po tayo dyan. Sa kaibigan ko, kay Vice Edward. At shoutout ko din yung ating mga suki na laging nakatutok sa YouTube channel natin. Sir Elmer De Lima, Second Musod ng Tondo, Renato Casinto, Sir Raven Herrera, Sir Chuck Bintan,
Sir Jetro J. Magat, Sir John Ray Puentes, Sir Wilmer Antonio, Antonio Post Jr., James Orca at sa kanyang ama na si AJ Orca, shout out sa inyo, Sir Ronaldo Castillo, John John Reyes from Pasay City, mga karerista sa Blue Mags OTV, kay Sir Henry Patagi, kay Sir Juni Lubaco, shout out po kay Sir Francis Tonido, kay Sir Ranilo Medina, shout out po sa inyo. Shout out ko din si EG Boy, EG Toy Pitsgera, na kalaro ko kanina sa ML, pati si Boss Glenn Pataw. Shout out po sa inyo kay Sir Gilfredo Patricio, shout out po kay Sir Arnel Perez, pinasa-shout out po niya kay Albert Jumunong na laging nag-e-ML, shout out daw po sa inyo, nag-e-ML din ako mga sir. At kay Alvin Vargas, mga tropang palma ng Dehadista ng Quiapo, shout out po sa inyo, marami pong salamat sa pagtutok sa aking YouTube channel. Kay Sir Aldolfo Bringas, kay Sir Mar Pineda, Sir Roman Lachica, kay Sir Ace Galang, kay Ma'am Ann Nugid, shout out po kay Sir Alexis Cruz, kay Sir Carlo Coronado, kay Sir Noel Lustre, at sa mga member ng Yocabs TV group chat, maraming salamat po at lagi pong updated sa mga programa at saka kopya, maraming maraming salamat po sa inyo at God bless po mga bayang karista at mga Yocabs natin. Sana makachamba tayo ngayong linggo para po maganda yung ating linggo, makadihado sana tayo. Yun lang po, maraming maraming po ulit salamat sa inyong lahat at hanggang dito na lang po ulit. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na nagsasabing ang karera, tapat-tapat lang, minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinagbigyan tayo na sa taas, huwag natin kalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Yun lang po, ingat po tayo, medyo nag-uulan, sana po matigil na yung hanaw, mawala na po yung bagyo, malis na at bumalik na ulit yung ating, kumbaga yung... ano natin, weather ay maging okay na, wala nang ulan para po mga pupunta sa OTV makapangarera po lalo na po ngayong araw ng Linggo. Ingat po tayo palagi, stay safe everyone, huwag natin kalimutan yung social distancing, face mask, face shield, mga bayang karerista. Hanggang dito na lang po ulit, maraming maraming salamat po, God bless po sa inyo lahat at sa ating mga kayo Cubs.